Mr. Tumbado, yung public declaration mo na may corruption sa LTFRB na nagkakaroon ng bayaran ng bawat prangkisang ina-approve, 5 million pesos, pinawi mo kaagad yun sa loob ng 2 araw. Maliwanag naman ito. Pagkatapos ng pagbawi mo na press conference, gumawa ka pa ng affidavit of recantation. Ito nga ang nandito sa aming harapan niyo. Sabi mo rito, after a careful reflection and deliberation, blah, 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 na ibinabawi mo ang may pinagsasabi mo. Hindi ka ba tinakot para gumawa ka ng pagbawi? Hindi po, Honor. Your Honor. Ito yung mahirap pa sa ganitong klaseng pagdinig, Mr. Chair. Alam mo, papalit-palit ka ng sagot. Ngayon, kasasabi mo na naman, hindi ka tinakot. Pero dito sa sinumpang salaysay na binigay mo sa NBI, ang sabi mo, nababahala na po ako sa aking kaligtasan at ng aking pamilya. I-reconcile mo nga itong dalawang ito. Ayaw naming sayangin ang pagdinig nito, Mr. Tumbado, kung ang sagot mo'y paganyan-ganyan lang. Wala kaming panahon para sa'yo. Sabi mo, hindi ka tinakot. Ngayon, kasasabi mo lang, sa NBI, sinabi mo na babahala ka na sa kaligtasan mo at sa iyong pamilya. Ano na naman ang totoo rito? Your Honor, kaya po ako nagrecant dahil po mismo si Chairman Guadis tumawag po sa akin. Teka muna, ito muna ang kaligtasan. Sabi mo, hindi ka tinakot. Hindi po. Ngayon, nababahala ka sa kaligtasan mo at sa kaligtasan ng pamilya mo. Yes, paano mo kayo mapapaniwala ngayon na nagsasabi ka na ng totoo? Kanina pa kami nabubuisit sa iyo eh. Sa totoo lang, sinayang mo ang oras ng bawat isang pumunta rito. Huwag na yun sa akin. Itong mga kasama ko rito, nakita mo yung mga bis nila, nakita mo si Congressman Lee, nakabarong, Congressman Busitas, kanina pang alas 6 ng umaga ito. Naplatan pa. Babayaran mo ba lahat ng damages na ginawa mo sa umagang ito? Ito, tinatanong kita. Kasi kailangan nating malaman kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kahit kailan magsasabi ka pa ng totoo. Alam mo ba yung kasaysayan ng The Boy That Cried Wolf? Alam mo ba yun? Hindi po, Honor. Your Honor. Hindi ka nag-school? O hindi ka nakinig sa teacher mo nung na hindi mo alam ang literature? Ito hindi high school lang ito eh. Hindi po nabanggit. Alam mo yung The Boy Who Cried Wolf? Kung bakit yun ay napatala sa kasaysayan ng literature? Alam mo? Alam mo o hindi? Hindi po. No, kaya pala eh. Kaya ka lang ganyan eh. Yung taong yun, binibiro niya kahit na isang bagay na dapat pagtiwalaan ng kanyang kapwa. Nagpapasaklolo. Sa tuwing ihingi siya ng saklolo, dumarating ang mga tao. Nung pangalawang darating talaga, yung bagay na maglalagay sa kanya sa panganib, at totoo na yung paghingi niya ng saklolo, wala na nagtiwalang tao sa kanya. Gusto mo bang mangyari sa buhay mo yan? Na kahit isang tao, wala nang maniniwala sa'yo? Kanina lang dito, pinresent yung mga text messages ni Congressman. Congressman Gutierrez. Gusto ko, Mr. Chair, bago ko makalimutan, let us do a forensic investigation on those text messages. Kasi doon, nakalatag. Merong umihingi ng magbibigay ng 3,000 pesos per unit, 27 units ng Grab na ipapasok sa LTFRB. 810,000 pesos. Ngayon sinasabi mo, ano masasabi mo rin? Hindi totoo na naman yon. Sinabi mo, splice na. Andali mong magsinungaling. Ito yung problema natin ngayon eh. Alam mo kung nasa korte ka, hindi ka paniniwalaan eh. Alam mo ba yung recantation maski sa korte? Ayan, may abogado ka.
hindi binibigyan ng halaga ng korte ang mga ganitong klaseng mga walang kakwenta-kwentang mga salaysay pagka recantation. Alam mo kung bakit? Ang korte kasi naniniwala ng yung unang bugso ng damdamin mo na gumawa ka ng pahayag, yun ang mas pinaniniwala. Kamukha kanina, tinanong ka ni Congressman Acharon, ano ikaw itong mga immediate problems na sinasabi mo kahit na nag-recant ka, pero ito tinitindigan mo? Ayaw man lang sabihin. Meron ka bang listahan ng mga taong nagpunta sa iyo na nagkakaroon ng problema at sinisingil sila ng pera bago aprobi ng LTFRB? Yun ang pinagsisikip ng dibdib mo eh. Meron ka ba listahan ng mga taong yon na binigyan mo ng halaga, nagagalit ka dahil bawat approval ng prangkisa ay humihingi sila ng pera sa LTFRB? Nasaan ang mga pangalan ng mga tao na yon? Binigay mo ba sa komite? Hindi po yan, Honor. Kaya mo bang ibigay sa komite yung mga pangalan ng tao na araw-araw pumupunta sa iyo, pinagsisikip ng dibdib mo, nagagalit ka, kaya ka nga nagkaroon ng pagdideklara sa publiko? Yes, Your Honor. Ibibigay mo yung mga pangalan ng mga taong yon? Yes, Your Honor. Para sa ganun magkaroon ng hustisya kung yes, totoo o hindi? Yes, Your Honor. Oh, paano ngayon kung sasabihin nila hindi po totoo ang sinasabi ni Tumbado? Ano mangyayari sa buhay mo? Ito yung sabi mo, after careful deliberation. Ito, pakinggan mo. Sa aming pag-uusap, ibig mo sabihin kay Chairman Guadis, matapos ang press conference ay tinawagan ako ni Chairman Guadis at nagmakaawa siyang ako'y makausap at nakiusap na bigyan ko siya ng pangalawang buhay, ibalik ang reputasyon at karir sa dahilan ng aking pagbawi o recantation. Sa aming pag-uusap ay nailabas namin ang isa't isa ang matinding sama ng loob. Ito yung dahilan kaya ka nag-recant. Hindi dahil for careful deliberation. Huwag mo kaming pagsisinungalingan. Alam mo ba ibig sabihin ng tumbado? Apelyido mo ito eh. Alam mo? Pati apelyido mo eh. Hindi mo na pinaniniwalaan. Ito ang huling tanong sa'yo. Ano ang paniniwalaan namin? Yung pag-declaration mo o itong recantation mo na binawi mo rin? Ano na lamang ang natira sa'yo na pwede naming paniwalaan, Mr. Tumbado? Yung pong recantation ko, wala po akong direct knowledge na kasabwat si Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa'yo, ang akin lang ano ang pagbabasihan namin para paniwalaan pa namin ang sinasabi mo ngayon tungkol dito sa recantation? Wala po kasi akong ebidensya, direct evidences na magpapatunay na mapipinpoint po si Chairman Guadis sa allegations na po. Wala akong tinatanong sa'yo tungkol kay Chairman Guadis. Ang tinatanong ko sa'yo, ano na lang ang natitira sa pagkatao mo sa umagang ito na pwede naming paniwalaan? Para hindi naman masayang ang oras at pagpunta rito ng aking mga kasamahan. Ako po ay humihingi po ng panmanhin sa nangyaring sigalot po na ito. Ganun lang kasimple. Ang NBI ba naniwala sa'yo? Palagay mo. Ano lang po yan, Your Honor. Anong sabi, Mr. Chief? Anong sabi mo? Depende na po kung maniniwala po sila sa salaysay ko yan. Meron, Mr. Chief, meron bang taga-NBI dito? Meron. Nasaan po yung mga taga-NBI na kumuha po ng sinumpang salaysay ni Mr. Honor, Tumbado? Your Honor, we do not believe his statements. Anong gagawin ninyo sa kanya? Thus, we are requiring him to return by Thursday to substantiate his allegations because it's so generic and he failed to name names and answers the essential questions, the 4 W's and 1 H. Mr. Chair, ako po, ang motion ko ay decide po natin siya for contempt dahil po sa ginawa niya sa atin sa umaga ito.
Ito po ay kawalan ng paggalang. Wag na po ako. Ito po ang mga kasama ko rito at ang kabanalan po ng pagdinig na ito, hindi po biro-biro ito eh. Hanggat hindi mo na ipakikita sa amin na pwede kaming paniwalaan, bigyan mo kami ng pagkakataon, mahusgahan ka namin na meron pang natitira sa pagkatao mo na pwede naming paniwalaan na magagamit ng kumiting ito. Mr. Chair, hindi po natin dapat palampasin ang ganitong klaseng paghamak. Honorable Marcoleta, you still have the floor? Thank you, Mr. Chair, as I have maintained in my last statement that culminated into a motion. I believe the answers supplied by Mr. Tumbado to us for every questions asked by its member did not bring any consolation, did not bring any enlightenment on the part of the members of this committee. After each and every question, Mr. Chair, there has not been any basis for us to believe any of his statements and answers or replies to every question. For example, as I have said, even the text messages presented earlier, initially he said that was what was the term given? Splice. No, the earlier term is that he said that is authentic. Yeah. And in the next question, he said it was a splice. And when he was asked whether the splice material is still authentic, he said it's no longer authentic. So we cannot rely on the answers of this witness or this resource person, Mr. Chair. There were several questions asked, and I was here. I was earnestly listening to all the answers. I hope we are able to get something from him, but we failed to do that. That is why my last question is, ano na lang bang natitira sa'yo na pwede naming paniwalaan? Even that, Mr. Chair, wala na eh. So on the basis of our rules under Section 11, Paragraph E and F, Mr. Chair, I move that he be declared in contempt, Mr. Chair. I so move. Second the motion. Any objection? The motion of the Honorable Marcoleta is hereby approved. And Mr. Tumbado will be detained in the premises of this house for a maximum of 10 days.